Ah, magandang araw po. Ang sishare ko naman po sa inyo ngayon, kakaiba. Yung agad-agad papalakihin natin. Kasi mayroong mga tao na mahilig sa bugambilya, ano yung matatangkad, yung halos kasing lalaki ko. Paano natin mapapalaki ng ganong kalaki? Kunyari naman, yung iba naman, gusto nila, mother plant, na yung mga nagninegosyo ng bugambilya, nabibitin sila sa mother plant. Kailangan nilang magsanga at lumaki yung mga sanga ng mga bugambilya nila. Kagaya ko, siya na ako doon. I-example ko sa inyo yung ganito. Kasi nabibitin ako sa cuttings ko dito para mabili kasi ito, yung monduring. Gagawin natin na agad-agad na ganito kalalaki ang sanga niya. Nakita niyo, ganito kalusog ang mga sanga. Siyempre, pagka ganyan kalusog ang mga sanga, marami tayong makukuha. Sa mga yung hindi nagninegosyo naman, pambahay, mahilig sila sa matatangkad, yung kasing lalaki ko, yung hindi mga bonsai. Ito rin ang gawin ninyo. Ganito lang ang gagawin ninyo. Kunyari ito, sa akin ito, example ko sa inyo. Kasi gagawin ko rin lang ito para sa sarili ko. Kasi gusto kong dumami ang sanga nito. Kagaya nitong mga sanga na to, ito mamumulaklak na ito. Pero yung gagawin natin, palalakihin na natin ito. Mahabain na, hindi natin mapamulaklak ito. Ang number one lang na gagawin natin, tanggalin natin yung mga bulaklak. Total luma na rin lang ito. Ito, matututunan nyo kung paano ang ginagawa ko sa mga mother plant ko. Tatanggalin natin lahat ng bulaklak. Ganda kasi itong halaman na ito. Ito yung Citra Monduring. Mabili. Siyempre gusto ko makapagtanim ako ng marami. Example ko sa inyo yung gagawin ko. Tanggalin natin lahat ng bulaklak. Kasi matagal pa ito bago malaglag din kahit luma na. Dapat napalitan siya ng mga usbong na malalaki. At nang sa susunod, sandali lang. Yung isang buwan, talaga marami na siyang mga sanga na malalaki na makukuha na maitatanim. Ito kaya nagkaganito ito. Ayun, oh. Mga pinagputulan na namin ito. Pinagtatanim namin kasi nga magtatanim na kami ngayon. Ayan, pag natanggal na natin lahat ng ganyan, ayan, meron pa ditong konti. Teka, sandali lang. Tanggal na natin lahat ng ganyan. Pero sure nyo na maganda yung potting mix nyo, ha. Hindi yung ano, ito magaano. Hindi yung napakatigas na, yung matigas na lupa na halos pag inaabunuhan mo, hindi tumatalap. Dapat maganda yung potting mix. Wala nang bulaklak. At kahit hindi na natin tanggalin ng dahon, kagaya dito sa ginawa ko dito. Ito, tiyakita nyo, lulusog ng dahon. Ito, kinatings ko dito, tinanim ko, nakita nyo may mga cuttings siya, pinutol niya. Medyo mataba na rin yung puro niya. Ngayon, nung may cut ko, inabunuhan ko na. Kaya, ganito yung kalusog. Makita nyo kung gano'ng kalusog yung mga dahon niya. Pero ito, mura pa to. Hindi pa pwedeng pantanim ito. Hintayin pa natin na tumigas pa ito, lalaki pa ito. Kaya yung mga nagka-cuttings, nagtatanim, pwede nyong gayahin ito para lumusog. Pero itong ganito kakalusog na mura pa, hindi pa pwede pantanim ito. Pero yung mga hindi naman nagtitinda, gusto nito, dire-diretsong paglaki nito. Hintayin nyo lang. Tataas na ito. Magagawa nyo na yung gusto nyo, na gusto nyo yung gano'ng kalaki nito. Pagdating dun sa tapat na gustong-gusto nyo, kunyari ganyang kataas na, dito na, gusto nyo ganyang kataas na, dito na kayo magpuputol. Ihintayin nyo naman ito, tumas dyan, dyan yung ulit puputulan para tumas yung mga bugambilya. Iba naman yung paggawa sa mga ganito. Yung ginagawa ko na, kasi ito, iba naman ito. Parang binobonsai ko ito.
tinitrim ko siya talaga para maging ganito. Eh, yung iba naman may mahihilig sa matatangkad, di ba? Pwede naman yung ganon. Kagaya ng mga malalaki ko doon, matatangkad. Ito ba kasi mga iba na ito, mga parang bonsai ito. Ganito lang ang gagawin natin para lumusog ng ganyan. Maghahalo lang tayo ng abono na ganito. Gagamit na tayo ngayon ng puro na urea. Itong urea, ito yung 4600 ang number nito. Mabibili nyo sa mga agricultural supply, ginagamit sa bukid, sa mga palay, mais, ginagamit ito. Ito ginagamit talaga ito pagka nagtanim kayo ng palay, mga 15 days o 20 days na nakatanim. Sinasabugan ito para dumami yung ano niya, yung sanga niya ng palay para pagsuwi ng marami. Kahit sa mga bugambilya ganyan din, pampauspong din pamparami ng sanga. Gamit ito sa bukid ng mga magsasaka. Gamit din natin dito sa ating mga halaman, pare-pares lang naman yan. Kukuha lang tayo ng isang kutsara na ganito. Huwag nyo lang dadamihan masyado kasi ito talaga ito malusog. Effective ito sa pampalusog ng mga pamparami ng dahon, pamparami ng usbong, pampalapad ng mga dahon. Talagyan natin dyan. Tatabi lang natin to ng urea. Wala pala akong tubig kanina eh. Nakalimutan ko pala magdala ng tubig kaya nahinto tayo. Lalagyan lang ho natin ng 3 litro na tubig uli. Para mas talapagan. 3 litro na tubig. Ngayon, nasa na yung kutsara ko na itong halo. Ito. Haluin lang natin. Ito madaling malusaw. Sandali lang. Hindi kagaya ng triple 14. Nakita niya, walang halo tayong triple 14. Kasi hindi naman natin papabulaklakin ito. Papalusugin natin para lumaki agad. Kasi may mga iba din na kwentahan ko muna kayo hanggang nilulusaw ko. May mga iba din na inip na inip sila dun sa mga bugambilya nila, ayaw lumaki. E ito na ang gawin nyo para lumaki na agad yung bugambilya nyo. Pagkaya nga, 3 litro. Ito, ito, ito. Didilig lang natin dito sa puno niya. O, yung ganito kalaki na timba, na pail. O, hindi naman maubos kasi tutulo naman yan. Okay na. Hello. Eh, lalagay ko na dito sa kabila. Sobra. Ayan, basang-basa na siya. Ayan. Ilalagay ko na rin dito. Kasi gusto ko pa itong lumaki ng gusto. Para... ito walang pinakasobra ito kasi gusto nga natin palakihin, di palakihin natin, hindi naman natin papabulaklakin, diba? Lagay ko na rin dito yung sobra. Ang lusog nito. Eh ito kasi ano ito eh, pinabulaklak ko talaga ito eh. Triple 14 ginamit ko dito, pinabulaklak ko ito, kaya ganito yung mga sanga niya. O ganun lang ang gagawin nyo para kung talagang gusto nyo palakihin, palakuin agad, paramihin ang sanga ng mga bulumbilya nyo. Eh, yung urea ang gamitin nyo. Huwag nyo muna lalagyan ng triple 14 kasi pagka nag triple 14 kayo, mamumulaklak yan. Makokontrol yung paglaki niya. Hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga video ko. Bye bye!